kalusot ang may retraso. Ang mga resibong nakalap ngayong hapon, mga nananamantala di umano sa kamusmusan ng mga batang walang kamuang-muang na resibuhan sa halip na kalinga at pagmamahal, pangmamaltrato, pang-aabuso at pagpapabaya, di umano ang kanilang natanggap sa loob mismo ng tahanan at maging sa paaralan. Isang 10 taong gulang na bata sa General G.S. Cavite, iniindah ang natamong mga pasa at lapnos sa mukha, likod at leeg. Ang kanyang pagdurusa, nagsimula noong mabanlian siya ng kumukulong tubig. Isang batang pinagsamantalahan di umano ng sariling guro. Yung magugusap po ko na mamay, parang sinara niya po yung At ang batang napagbuntunan daw ng galit ng kanyang mga nag-aaway na magulang. Inaksyon na ng resibo kasama ang mga kawaninang batas. Sinuyod dami ng iba't ibang lugar para mapanagot ang mga umabuso di umano ng kamusmusan ng mga kabataan. Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hahanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyo sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abisado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon ako po si Emil Sumangil. Ang akala ng isang lola nasa maayos na kalagayan ng apo niya, pero taliwas pala ito sa katotohanan. Ang kwentong aksidente lang daw ang pagkapaso ng bata, hindi uubra kay lola. Tulad kaya ito ng hindi inaasahang pangyayari, pagpapabaya o galit na nabunton sa bata. Umiiyak sa sakit ang 10 taong gulang na bata na si JJ, hindi niya tunay na pangalan. Walang tigil daw kasi ang pagkirot ng nalapnyos niyang balat sa mukha, braso at likod. Ang rason sa pagkakapaso ng kanyang katawan, sinadya raw siyang buhusan ng kumukulong tubig. May 23, isang child abuse report ang natanggap ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO ng General G.S. Cavite mula sa isang concerned citizen. May nag-report na concerned citizen na may abuse na bata. Pinapuntahan ko po sa aming staff. Ngayon po nakita nga nila na may sugat nga si JJ, at ang ginawa nila dali-dali na dinala sa CSWD muna. So after nun, dinala po sa ospital. Pagkatanggap ng tawag, agad na pinuntahan ng mga taga-barangay si JJ nang ipamedico legal ang bata sa City of General Diaz Medicare Hospital. Makikitang hindi lang pala second degree burn ang natamo ng bata. Lumalabas din na marami siyang peklat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kung makikita nyo, from chest, going pababa, panay kurot po yan. Pinakamalalak na po yung pinakalikod. Kasi both side po yung meron yan. Sa pahintulot ni Glenna, lola ni JJ, na siyang tumatayong magulang ngayon ng bata, nakapanayam ko ang musmus. Binanlian ka? Ano ibig sabihin? Bago po akong bandian po, hinahanap niya po yung nail cutter po. Pinapahanap po sa akin, hindi ko po makita. Inalukat na po yung bahay, hindi pa rin po makita. Okay. E ayaw niya po nang may nawawala po siyang gamit. Gamit niya po yung nail cutter. Okay. Naiwala ko po. Yun po, dun po nagsimula yung galit niya po hanggang sa nagpainit na po ng tubig na mainit. Okay. Saka po ako binuhusan. Isang 10 taong gulang na bata ang nagtamo ng matitinding paso sa katawan matapos daw banlian ang kumukulong tubig. Nang makapanayam ko ang batang si JJ, hindi niya tunay na pangalan. Sa pahintulot ng kanyang lola Glenna, inamin niya na si Alex na bagong live-in partner ng kanyang ina na si Camille, hindi nila tunay na pangalan ang maikagagawan. Madalas ka ba niya saktan? Minsan po kapag may kasalanan po at hindi ko po nasusunod yung sinasabi niya po. Ano ginagawa niya sa'yo? Napapalo po, nakukurot po dito po. Kwento pa ni JJ, siya raw ang laging inuutusan na maglinis ng bahay na kanilang tinutuluyan. Ako po yung naglilinis po ng bahay, litter box po muna, ni-scoop ko po yung dumi, tsaka po magwawalis lang paso. Okay. Yun na po, mag-uulis din po ng pinggan. At nang tanungin kung paano siya napaso. Paano ka binuhusan? Pag ganun po,
dumaan po dito, tapos lumampas, bumaba po pagandi. Ang nakababakala, matapos malapnos ang mukha, braso at halos buong likuran, hindi pa agad dinala sa doktor ang bata. Ginawa niya po, ginamot niya po yung aloe vera, ginanon-ganon niya po, yung laman, kinaskas-kaskas niya po. Hanggang sa, hindi pa po yan galing, nilagyan po rin po ito. Isang overseas Filipino worker sa Middle East ngayon ang ina ni JJ na si Camille. Pero bago makapag-abroad, kay Glenna, lola ni JJ, pinaalagaan ni Camille si JJ habang nagtatrabaho ito bilang kasambahay. Ako po naging alaga mula 1.5 years hanggang sa 9 years old po. Nag-apply po siya ng sa DH sa abroad. Pero kalaunan taong 2023, sa live-in partner na raw, ipinaubaya ni Camille si JJ. Hihiramin nga daw si JJ at ipapasyal daw at ipamimili. Ihatid na nga daw, sabi daw nito si JJ, ay ayaw na niyang pumunta doon sa akin anak. Hanggang doon lang po, wala po kaming kontak. Kaya naman hindi rin daw lubos akalain ng lola ng bata na makalipas ang ilang buwan na walang kontak sa kanyang apo ay makatatanggap siya ng isang malungkot na balita. May 23, tumawag yung aking anak na nasa may kawayan at nag-iiyak. Kung ayaw pa pong ipaalam. Ako kasi may sakit sa puso eh. At pumilit po ako ano, sabi sa akin ng anak ko nga eh, kaya nyo ba? Sabi kayo, oo, kaya ko, bakit baka? Ay, gusto ko makita si JJ nga. Pinakita yung picture na talagang bagong banli na pagampaga mukha. Isang 10 taong gulang na bata sa General Trias, Cavite, nalapnos ang balat sa mukha, braso at likod matapos daw banlian ng kumukulong tubig. Ang kanyang tinuturo ang bagong live-in partner ng kanyang nanay na OFW. Nang makarating sa lola ng bata na si Glenna ang balita, dali-dali siyang tumakbo mula Laguna papuntang Cavite. At nang makita ni Glenna ang apo, nanoy nasa kustudiya na ng mga taga-barangay at pulis. Awa ko dun sa bata. Siyempre, hindi ko nga pinapalo yung bata. Tapos maanong ko na ganyan na. Sabi ko, sobra para sa dista. Pero dahil hindi pa napipirmahan ng doktor ang medico-legal, hindi agad nakapagsampa ng kaso si Glenna noon. Ang paliwanag ng CSWD ng General Gias Cavite. Na-inform naman po yung family eh, na willing naman na i-assist sila. So doon lang po kami nagkaroon ng miscommunication sa part na sa pagre-release po ng medical legal. Para magkaroon ng linaw sa totoong nangyari kay JJ, kinausap ng resibo si Alex. Aminado siyang dinidisiplina niya ang bata, pero gate niya, aksidente lang daw ang nangyari kay JJ. Nanunood daw ng cellphone ko, so ito is hagdanan, nakaharap ako doon, and yung kitchen po is nandito. Hindi ko nakita yung nangyari kasi sigaw lang po yung narinig ko. Uh-huh. Yan po yung nangyari. Pero si Glenna, hindi tinanggap ang sinasabi ni Alex. Hindi naniniwala na aksidente lang po yung nangyari. Sinadya yung pagkakabuo sa kanya. Gusto niyo hubang makaharap yun yung kabilang poder? Puno ka lang po mag-usap. Oh, narito naman ako. Sa kauna-unahang pagkakataon, magkakaharap na sina Glenna at Alex para magkaliwanagan na tungkol sa sinapit ni JJ. Kayo ko ba may kinalaman dito sa sinapit ng bata ko? Wala po. Hindi ko magagawa na yun. Hindi ko magagawa yun. Ano ba nangyari? Hindi ko magagawa yan. Pinrainwash nyo eh. Ano ang mabibrainwash? Hindi ko nakikita yung anak ko. Yung apo ko. Bakit? Hindi ko nakausap. Ang una. Ano ang mabibrainwash? Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap. Nay! Nay! Okay, alam. Nagkalabasan man ng mga hinaing ang magkabilang panig, desidido si Glenna na sampahan ng kaso si Alex. Itutuloy niyo po ba yung reklamo? Yung paghahain ng kaso laban ho dito sa manugang ninyo. Ano po masasabi niyo? Wala naman po akong magagawa kung itutuloy mo yung kaso. Nakipag-ugnayan din ang resibo sa ina ni JJ na si Camille sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono. Ano ba masasabi nyo unang-una dito ko sa pangyayari na ito? Siyempre po, nag-alala po ako. Pero sinabihan ko naman na po yung asawa ko po na ipagamot po yung bata, pero hindi pa po talaga namin siya na ipagamot nung time na yon. Noong una po, sinabihan ko na po sila, huwag kayong masyadong mag-isip na kung ano-ano kasi hindi naman yan magagawa ng asawa ko.
Alam ko talagang aksidente. July 10, formal lang nagsampa si Glenna ng kasong physical abuse. Sa pahintulot ng social workers ng General G.S. Cavite, kay Glenna muna manunuluyan ang bata. Kinabukasan po eh, inuwi na siya sa Laguna. At para na rin daw sa ikapapanatag ng loob ni Glenna, binarapat ng resibo na maipa-check up ulit si JJ sa isang espesyalista para matignan ang kanyang mga sugat. Linis na, wala na po yung mga blister na dapat nakaumbok na gano'n. Wala na po yun. Pero again, for the peklat, hindi na po natin siya mababalik sa normal na itsura. Naghiluman ang mga lapnos at pasa na natamo ni JJ. Hindi basta-basta makalilimutan ang bata ang sinapit niya sa loob mismo ng kanyang tahanan. Pangako ng kanyang Lola Glenna, poprotektahan niya ang apo at bibigyan ng nararapat na atensyon, aruga at pagmamahal. Mga nananamantala, di umano sa kamusmusan ng mga batang walang kamuang-muang na resibuhan sa kalip na kalinga at pagmamahal, pagmamaltrato, pang-abuso at pagpapabaya, di umano ang kanilang natanggap sa loob ng tahanan at maging sa paaralan. Pebrero nitong taon, lumapit sa resibo ang isang concerned citizen na si Ramel Mutita. Kasama niya si Gretchen, ina ng 11 anyos na bata na si Nathan. Hindi nila mga tunay na pangalan. Sumbong nila, pinagsamantalahan daw si Nathan ng kanyang teacher sa loob mismo ng eskwelahan. Meron pong mga screenshots na talagang meron silang relasyon. Umuwi ang bata ng may sugat sa lips, mga dalawang beses. Ilang mga screenshot ng pag-uusap ng guro at ng estudyante ang nagsilbing resibo ni na Gretchen. Yan sa chat po. Yung una po, kala po na trip lang siya, kaya nakisabay na lang po. Yung big, nag-I love you siya. Yung parang namimiss niya po ako, gano'n. Yung hug ko, gano'n. Hanggang noong December 2023, hindi raw inaasahan ni Nathan ang ikinilos ng kanyang teacher. Yung mag-uusap po ko ng mamay, parang sinara niya po yung tinutulak ko po sa inyo kaso mataba po at tsatsa malaki. Personal po nating sasamahan ang biktima kasama po yung kanyang guardian dito mismo sa Women and Children Protection Center para ho doon sa formal na paghahain ng reklamo. Dito lumabas ang katotohanan tungkol sa pinagdaanan di umano ni Nathan sa kamay ng kanyang guro. After Tori interview, doon nga na-disclose niya na merong nangyari sa kanila 4 times. Pangako naman ng Department of Education. Napaka-fast track na po natin ang investigasyon dahil napaka-serious po. O grabe, no? Paratang labat. At kawawa naman yung bata po. Totoo nga. Makalipas ang 5 buwan, mas magaan na ang kalagayan ni Nathan at ang kanyang ina. Atin siya, kamustahin. Ang aking balita ay, nako, talaga namang nakarecover na ang bata. Kaya sumahin po. Kamusta ko kayo? Ako, tagal na panahon, anak. Simula nang inalis daw si Teacher Dindo sa paaralan, mas malaya na raw siyang nakakapag-aral sa eskwelahan nang walang pangamba. Ang balita ko, anak, meron kang mga parangal, mga award. Tungkol saan ba ito? Pwede ba makita ng iyong Tito Emil? Patingin niya, anak. Taga naman. Kwento ni Nathan, samot-saring recognition sa kanyang natanggap sa pagtatapos ng nakaraang school year. Yung naranasan mong hindi kaaya-aya sa kamay ng dati mong guro, ano ang naging papel nun dito sa paglalaro mo ng taekwondo ngayon? Doon ko na po binubuhos yung galit ko. Tapos doon ko na po, plus pa po yung inspiration ko sa pamilya ko. Kasi gusto ko pong maging proud sila sa akin. Nalaman niyang wala na yung teacher, para naging kampante na siya sa sarili niya. Doon na siya nagkaroon ng liwanag sa mukha niya, doon na nakita yung tuwa niya. Patuloy rin ang kanilang pagdalo sa pagdinig ng kasong sexual abuse laban kay Teacher Dindo. Sakaling mapatunay ang nagkasala, 6 taon hanggang 12 taong pagkakakulong ang parusang pwedeng kaharapin ng akusadong teacher. May trust ako na may nangyayari at mangyayari na katarungan sa anak. Kaya yung paglapit ko nga sa resibo ay malaking bagay yun. Sa Rizal, 1 2 taong gulang na bata ang nabidyuhan ng kapitbahay na may black eye at
puno ng mga pasaang mukha at katawan ang mga resibong ito na tamuraw niya sa loob mismo ng kanyang tahanan at sa kamay pa ng kanyang ina at amain. Ayon sa kwento ng kapitbahay na si Joy, umiiyak ang batang itatago namin sa pangalang Sam. Nang sumilip si Sam sa bintana, nakita niyang bugbog sarado na raw ang mukha ng bata. Ang daming pasa, tapos ang daming bukol. Nagdesisyon si Joy na magreklamo sa barangay. Bukod kasi sa pambubugbog, madalas ding iniiwang mag-isa sa bahay si Sam ng kanyang inang si Nereza. At nang tatay-tatayan niyang si Rico, hindi nila tunay na mga pangalan. Dito na umaksyon ang Barangay Council for the Protection of Children of BCPC ng Barangay San Jose. Ano ba naman niya? Hindi po, ang nauntog lang yun dyan, ma'am. Ano ba yan? Pwede ba kayong sumamasawin, ma'am? Nang tanungin siya tungkol sa mga pasa at iba pang marka sa katawan ng bata, nagawa lang daw niya ang mga ito ng dahil sa gigil. Dami bukol, oh. Ito, oh. Tingnan mo, oh. May kagat, oh. Ito, ano po? Sinagat niya? Sarili niya ba ito? Sa gigil ba? Kasi po. Oh, ate, maling-mali yun. Kinagat mo sa gigil? Ba? Di ikaw na rin gumawa niya. Oo. At dahil 17 taong gulang pa lang si Nereza, pinatawag ng barangay ang kanyang ina na itatago namin sa pangalang Lola Evelyn. Unang beses lang daw niyang nalaman ang kalbaryong sinapit ng kanyang apo sa kamay ng kanyang anak. Dito lang po, dito tapos, ito po brownie black ay talaga as in to, alos pikit na po yan, di na ba po makakita. Ito, inamin na po ng anak kong babae na pinaso ng katulog. Agad ding naaresto ng Montalban PNP si Rico na siyang stepfather ni Sam. At dahil menor de edad ang nanay ng biktima, imbes na sa presinto, dinala siya sa isang shelter para sa children in conflict with the law. Naharap sina Rico at Nereza sa kasong paglabag sa Republic Act 7610 o Child Abuse. Kung mapatunayang may sala, maaari silang makulong ng 6 na taon hanggang 12 taon. Binigyan si Lola Evelyn ng Certificate of Custody and Care mula sa Montalban Municipal Social Welfare and Development Office. 4 na buwan makalipas ang bangungot na sinapit ni Sam, muli namin siyang binisita at inalam ang kalagayan sa pangangalaga ng kanyang lola. Ngayon po, okay naman po, masigla, maligalig po masyado, tapos saya siyang sobra. Ang laki na po talaga ng pinagbago niya kasi ano na po siya, andun yung nakikita ko sa kanyang dating lungkot na palitan ng kasayahan. Mami! Daddy! Sa kanilang mga murang edad, pagmamahal at aruga ang dapat na nakukuha ng mga bata tulad nila Nathan at Sam. At dahil tila kabaliktaran nito, ang kanilang natanggap sa loob mismo ng sarili nilang tahanan at paaralan, iiral ang batas para panagutin ang sinumang umabuso sa kanilang kamusmusan. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang kabusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Zumangi. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Maraming salamat sa panonood. Mga kapuso, para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.